taketh after her side, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Lord, we pray and we pray Lord. It's best with in every time ang pinilalang salitan, especially ngayon, ang topic, Lord, na the Matthew 16, Panginoon, na again, susupok na namin ng pangawa, halimbawa na naman, Lord, ng mga policies, kung yung mali sa kanila, makita namin na kami pwede mag-develop ng ganda ng mga pag-iisip, Panginoon. So, we pray na mag-iisip namin, dapat ang iwasan ng mga lati, minister ng pray. Amen. Hey, good evening. Good evening. So, nasa kalahati na tayo, kung kalahati ng 28. 14. Let's go tayo. The Pharisees, o, alam nila yung Pharisees, Sadducees? Kaya natin ang nag-uusapan yan. Ano yung policy? I don't know. Wow. Stephen. Yung mga ano. Yung mga lumalaban sa Diyos. Lumalaban sa Diyos. Pero ano pa sila talaga? Religious leader. So sila yung religious leader ng time ni Jesus. Yung authority. So sila yung pinaka-strict. Puno. Diba? So, may strict na sila, may alam sila, alam nila yung batas, kaso iba yung interpretation nila, mali. Okay? Puno point na lagi nga silang Old Testament. Pero mali pa rin. Kasi ang Old Testament, New Testament, nag-agree yan. So, bakit nila hindi ma-interpret ng tama? Kasi nga, mali yung mga hindi yan same, karamihan. Okay? So, ganun kasi ang salita ng Diyos, hindi mo siya pwedeng basta-basta lang. Yung aral, hindi lang pwede sa ulo lang. Okay? Yung academic, sa ulo lang yan. Okay lang yun, logic. Pero ito, sa puso to. Kaya may kita natin ngayong gabi. Ganun naman yung Sadducees. So, ganun din sila. Isang sekta din. Na sekta din. Maso, may ibang paniniwala. Hindi sila naniniwala sa angels. And then sa resurrection. Pero yung ibang bagay, sa pang-desert, naniniwalaan daw nila. Okay? So, sabi, ang pangalan daw nila galing kay Zadok, Sadducees. Sadducees. So, siya yung mas strict daw sila. Sila daw yung galing kay Zadok. Alam niyo ba si Zadok? Zadok. So, siya yung mga priest, mga anak ni Aaron. Anak ni Aaron kasi apat lang kami kay Aaron, di ba? Si Eliezer, si Dalawang Pinakay, si Nita Benabayo, then si Itamar. Okay. So, dahil naman tayong dalawa, nag-galit na lang sa layong dalawa. So hinati-hati yun, mga iba-iba sila tungkulin. Okay? So tuloy-tuloy lang sila, pero nung time ni Eli, palayo tayo eh. Time ni Eli, so sila yung bilok sa isang lahi. Sabi ng Diyos, nilipulin sila, alisin sila sa priesthood. Dahil sila hindi nagtapat. Okay? Bandang matagal pa natupad yun, pagkatapos pa ng Reign David. Okay, kasi nga, isang grupo ng pari, kung alala kung kay Itamar, kay Eliezer yung ano eh, pinakatapat, hanggang sa ano eh. So yung si Zadok, siya yung panahon nun ni Solomon. So na lang yung natira. Okay. Samuel the prophet. Ha? Solomon. Walang topic ka kami Solomon. Okay, so yung dalawang grupong ito ay mapagpanggap.
Okay, pero maganda naman ito, again, sabi ng Panginoon, things work together for good. And then that love God, and then that I'm called of His purpose. So hindi naman walang-walang silbi, di ba? So may makakinabang din sila, may makakulutunan sila. Patuloy yung galaw pa yung sinasabi. Kaya may mga mali. Okay? So kaya makikita nandito, ano ginagawa kay Jesus? So dahil nga si Jesus yung nag-emerge na talagang totoong prophet, inutuloy sa sila, di ba? Tingnan mo, ang nangyayari lagi kahit saan, pag mayroong mali, tapos pag kinalaban mo yung maling yun, okay? Pag hindi yan humble, lalaban yan, so ano mangyayari? Yung sa mga gagawin sa'yo, kumari, ikaw yung tama, kaya pagandaan natin. So ikaw yung tutulig sa eh, katulad nito. Bakit siya ay desired that he would show a sign from heaven? Diba? Parang mga, kumari, mga nakaasa sa atin, diba? O Stephen, kristyano pa pala, sige nga, no? Dibdo mo nga ako. So, hindi talaga gustong makakilala ang Diyos, anong ginagawa? Nangaasaw lang, di ba? So, bakit? Kasi, bakit? Ba't gusto nila mangasaw? So, dahil nga pag sila yung na papaimbabawan, okay? So, hindi sila pumapayag. So, dapat lumabas na, magmukhang tanga yung ibang tao. Ganun yan. Okay? Yung mga bata, alam yun na yan, di ba? Naasal ka, hindi, ganyan. Malaba kayo, di ba? Ako yung hindi ako yung mayaman. Huwag umingan, huwag umingan. Okay. Tama yun. Sumbong. Pero minsan, hindi maiwasan. Okay, di ba? Nagpapaganyanan kayo. Hindi dapat ganun. So itong si Sadducees at Pharisees, ganun yung ginagawa kay Jesus. Siya yung dumadami yung follower niya, eh, wala naman siyang degree. Okay? Ba't mag-follow sa'yo yung tao na wala ka naman degree? Kasi nga, nakikita ng tao, hindi yung in-establish lang ng tao lang. Okay? Lagi ang hinahanap natin, minsan alam natin yung mga advantage itong mga to, hindi naman natin makita yung blessing dapat na meron tayong makukuha sa kanila. Pag ganun, hindi tayo nakontento. Ganun yan kahit saan. Sa mga companies, okay? Pag alam natin puro pera-pera na lang, mga oppress, YouTube yan, may kakaupan na eh. Ang dami ng galit kasi nga, established nila yung platform nila, kaso inaabuso. So, may mga nag-gather silang information, talaga sinasadya. So, kasi yung Google, medyo may pagka-leftist. Okay? Tapos pag ayaw nila, papatahimikin nila. Ano yun? So, dinidelete yung video. Alam ko ba, YouTube yan. Parang yun dyan yun yung pintahin nila eh. Kung ano yung gusto kong pahayag, kung ayaw mong pakinggan, di mo mong pakinggan, ba't mo mong pakinggan? Ganun ka simple. Kaso nga, yung mga nasa gawin ng kaliwa, or masama. Alam nila ang katotohanan kahit yung kasinungalingan, paulit-ulitin mo yan. Yung iba dyan maniniwala. Kaso pag tinira ng katotohanan yan, isang ganun lang, talo agad yan eh. Ganun lagi ang katotohanan at kamukotan. Okay? Kasinungalingan. Kaya takot sila. So ginagawa nila, ginagamit nila yung influence nila. So that's wrong. So ganun din itong mga to. No? Dahil sinayang wala namang iba eh. So kasi itong dalawa ito, nagpapagalingan yan sa mga aral. Okay? Yun, bakit walang resurrection? Bakit meron? Kaso na si Jesus na yung dumating, pareho silang, nagmukha silang tanga pareho. Okay? So yun yan, yun yung kwento doon. Kaya, nag-de-design siya ng a sign from heaven. Dahil alam nila, kaso kaya naman ni Jesus yun eh. Kaso, hindi si Jesus yung susunod sa mga, na, ito nga, yung kwento kanina, na, sleeping. O tatay, sige nga, mapera ka ba? Sige nga, bili nga tayo ng ano. Diba? Susundin ko ba yun dahil lang sinyalis niya ako? Siyempre, hindi. Ngayon, kung okay lang naman, maliit na bagay, okay lang naman, masipag naman siya, sige. Bilang ko na kung ano, dami, kailangan naman yun. Diba? Pero kung tatay nga, bili nga tayo ng ano? PlayStation. PlayStation, credit card mo na lang, kahit wala tayo. PSP, wala. So, hindi ganun, di ba?
So nakita niyo yung kalokohan itong mga to, hinihingi nila isang bagay na hindi naman gusto gawin ng Panginoon. Para isang bagay na hindi naman tama kasi, parang hindi, maniniwala ako sa'yo pag ganito. So ikaw na nagdi-demand doon. May parang yun nga, yung anak mo na bilang parang ano, para lang may kutas, hindi gano'n. Okay? So sabi niya, so in a way kasi alam niya yung pinanggagalingan nila, na man, ang isa sa mga objective ng Panginoon, maniwala ang tao sa kanya. So yung part na yung tama yun. Kasi man, hindi dapat sila mag-demand. Kaya sabi niya dito, and he answered and said unto them, when it is evening, he say, it will be a fair weather for the sky is red. So, medyo deny work niya. Para itong mga taong to, at saka yung ibang nakikinig, deny, nasa tamang pag-iisip. No? Hindi ikaw mag-demand. So, may pinakitang Panginoon ngayon dito na illustration. So, alam niyo yung weather. So, alam natin, ang isa sa mga katangian ng weather ay, sabi nila, ba't sinabi na weather to eh? Ano sabihin yan? Paiba-iba, papalit-palit. Especially yung mga katulad natin, wala ka siya sa weather. Hindi natin alam kailan uulan, babagyo, malakas ba niya nila lang. Pero, yung iba alam nila yan. Yung tingnan lang nila yung, ito nga, sabi nga dito. And in the morning, sabi dyan, when it is evening, you say it will be a fair weather for the sky is red. So, ganun pala yun. Pag gabi, at kulang ano, hindi natin alam ito, di ba? Ano ang sinasabi dito? Siguro, research natin, di ba? Pero basically, sinasabi niya dito, itong mga Pharisee, at yung mga, basically, mga tao, dahil wala pang pag-asa ngayon dati, so natuto ang mga tao na, tingnan lang yung ulap, alam niya kung ano yung weather, okay? And in the morning, it will be a foul weather today, for the sky is red and low within. So red din pala. Pero pag mababa, alam mo yan. Bigay ka lang, hindi maganda. Sabi niya dito, O ye hypocrites! Again, ano yung hypocrites? Yung abada? Hypocrito. Ganda ba yun? Gusto mong pangalan yun? Hypocrito. Ayaw. Bakit? Bakit? Parang pangipakinggan eh. Pero ano yung sabihin? Masama yan, yung sabihin na. Ano yung hypocrito? I don't know. Hindi malala, Steven? Hindi. Sinabing hypocrito, hindi lang basta sinungaling yan. Ano yung sabihin yan? Sabi ng bagay na. Okay, may pinapalabas siyang maganda. Ako nag-ako, magaling ako eh. Gusto ko pangalan ko na ako. Masa, ako mabait akong bata eh. Sabi sa akin, huwag mahinga eh. Pag ano, ganun ako. Pero hindi naman pala, di ba? Minsan, ganun. Ako, hindi ako nagana ako, pero mamaya, magana ako na, ganun. Diba? Ako, hindi ako sinungaling eh. So kung ano man yung sinasabi nilang maganda, sinasabi lang nila yun, hindi totoo, pero may gusto silang palabasin. Magaling sila, or mabuti sila, or something. Ang hipokrito. So ano yung sinasabi ng pagiging hipokrito? So sinabi naman niya dito, sabi, oh, hypocrites, he can discern the face of the sky, but can he not discern the signs of the times? So katulad ng weather na minsan, ang hirap mong malaman, pero nalaman mo na, pag natutunan mo na, ayaw mo. Diba? So bakit sabi niya dito, ang Panginoon, para sinasabi niya, kung kaya niyong malaman yung weather, na hindi ganun kadaling ma-determine, ma-discern, at ma-predict, yung sign of the time pa. So ano yung sign of the time? So yung time kasi sabi dito, yung panahon nila. Okay? Kasi especially mga Paris ito eh, tapos na tayo sa Genesis, di ba? Alam niyo yung Genesis, di ba? In Noah's Ark? Alam ba nila na dating yung ano? Yung mga tao, alam ba nalang magkakaroon ng ulan? Hindi. Sinabi ni Noah, habang ginagawa niya, pero hindi sinabi doon, di ba? Kaya sabi niya sa 1 Peter, preacher siya eh. So, saka gumagawa siya lang ganun, pwede hindi magtatang ng tao. Ano ba yan? Gumagawa kami ng art. Para maligtas ang gustong pumasok dito. O, din tinawanan pa siya. Hindi sila naniwala. Pero alam nila, dapat. Kasi kahit sino magtatanong eh. Okay? So, ano pa? So,
So, yung matapos na natin. Times. Tower of Babel. Hindi ka yung times na lang yan pag babalik ko yung Jesus? Hindi po kasi. Ang second time? First time actually. First time. Yung first time na pagdating niya. Kasi ito, sabi dito, in a weekend, and don't tell this generation secret after a time. And there shall no time be given unto it, but the sign of the prophet Jonah, and he left them and departed. So ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Pag sinabing wicked, masama, adulterous. Ano adulterous? Masama din. Pero gaano kasama yan? So yung adultery, nung meron ka na, gusto mo pa ng iba. Okay? So ano sinasabi niya dito? So lahat ba ng tao ay, yun ako, tulad nung association kanina, si Stephen, kumari lang, mabait siya. Ama lang na yung tatay bigyan ng mga regalo yung anak, okay? Parang pag masama si Stephen, kunwari, ama ba nag-demand siya? Actually, kahit mabait nga siya, hindi siya dahil nag-demand. Alam mo yung demand, di ba? Okay, yung, iba yung hingi, iba yung demand. Hingi, maaaring ibigay, maaaring hindi. Hindi ka masama loob mo kasi hihingi ka lang. Tama ba? Kunwari, itong mga mahirap minsan. Di ba, nakakatap ka. Di ba kunwari, ano, mahingi siya ng CS for a month. Ayan. So pag nangihingi ka lang, huwag kang, kasi nangihingi ka lang. Pero dahil nga minsan, alam nila masama yung ginagawa nila, at di sila pinapansin, ano? Nagagalit. O nagpapapansin palalo. Ganun din minsan yung mga bata, hindi pa medyo natuhuan. Diba? Yung mga to, lahat yun, nagsimula kayo dyan. Yan, yung Aiden, galit ako! Tapang ito ah. Diba? Pero pag napalo na siya, masama pala yung ganun. Diba? Nagalit ako, galit din lalo yung tatay ko. Hindi na ulitin yun, diba? So natututunan nila, na may authority ng tatay nila, hindi na sila magaganon, okay? So ito yung parang tinuturo din ng Panginoon dito. Kaso medyo mas malalim na kasi nga, mga adult namin itong mga tayo. Kaya sinasabi niya, kayo nga mga wicked kayo, okay? Adulterous kayo, tapos magdi-demand kayo sa akin. Okay? Yun yung sa first part dito, parang yung sinasabi. Hindi ka dapat mag-demand. Okay? Parang itong mga ito, mag-tinuturo natin. Lutong na ako ngayon na! Ba't ka sumisigaw? Lutong na ako eh! Maghintay ka! Diba? So mali yun, mga bata. Bibigyan kayo according sa time na gustong bigyan kayo. Hindi kayo mag-demand. Okay? So, pero ganun yung ginagawa nila ay Jesus. Again, napanggit natin kanina, nakaasaw lang itong mga ito. Kaya sabi dito, there shall no sign be given unto them to it. Okay, generation kasi mag-usapan niya. Pero actually meron. Pero hindi yung gusto nila. Kaya sabi dyan, but the sign of the prophet Jonah, and yung sign, yung parang may sign. Kasi ang sinasabi dito, gusto nila ng sign. Okay? Ano may sign? Alala ko ito eh, dahil maglagay tayo ang sign dyan eh. So ano may sign? Ano ito, may baptist dito. Paano na malalaman? Naghahanap ako kasi nasa kalsada lang ako. Walang sign. Hindi ko makita. Nung hindi ako may turo sa tamang direksyon. Anong sign sa labas? Kasi yung sign. Saka ito kasi belief yung pinag-usapan. Bakit kami maniniwala sa iyo at hindi sa iba? So kaya minsan tama lang ninyo, pero minsan yun nga, yung tama lang, hilingin mo. Katulad nga nito, hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng sign na gusto nyo, pero sila bibigyan kayo. Kaso, ano yung sign of the prophet Jonas? Okay? Pumili na ba si Jonah? Wala pa tayo sa Jonah. Pero alam niyo yung mga bata, especially, di ba? Sino si Jonah? Sino si Jonah? Oh, lalaki siya, babae? No. Okay, prophet siya, di ba? Tutusan siya ng Diyos, di siya sumunod. Okay, nagalit ng Diyos. Nandang muli, inapon siya sa dagat. So, kinain siya ng balena. So, ilang ano siya? Ilang
Gano'n siya katagal sa loob ng tiyan ng balyena? 3 days. Hindi, ang tagal na buhay pa siya nun? Hindi na. Buhay siya. Buhay. So, normal, hindi, di ba? Pero I believe, ano yun, miracle. So, pero actually, may mga resist doon, ilang beses na may mga nakakain ng balyena. Buhay doon, malaki pa doon. Hindi ko alam eh. Siguro mo. Kasi nag-adapt din yung ano eh, katawan natin. Anyway, nabuhay siya eh. Huh? So, tatlong araw, tatlong gabi siya sa balyena. Pero, nabuhay siya. Kaya ano sinasabi dito? Ba't siya buhay na buhay? Okay. And he left there. Tingnan, pansin niya dito. Hindi na sila kinausap ng Panginoon. Okay, iniwanan na sila. Gusto niyo ba yun? Kinakausap kayo, iniwanan kayo. Ha? Gusto mo, gano'n? Pag-sipin mo doon, nagtatanong. Pag sinagot ko na yung tanong mo yun, kaya maghanap ka dyan, nasan ba yung ano? Maghanap ka. Eh, hindi ko nga makita eh, maghanap ka nga eh. Diba? Kasi hindi lahat ng bagay gagawin para sa'yo. Diba ba? Kasi kung ako gagawa lang lahat para sa'yo, gusto mo ako namumuya sa'yo. Wow. Diba? Gusto mo maglaro? Ako maglaro para sa'yo. Diba? Siyempre, gusto nyo yung laro. Pero yung aral, diba, later, nagtatabaho kayo. Ako magtatabaho para sa inyo. Ngayon, ganun. Pero later, hindi. Lalaki kayo, magtatabaho kayo. Eh, dapat mag-aral kayo mabuti. So, parang ganun sinasabi ng Panginoon dito, Hoy, may binigay na ako sa inyong sign. At actually, may bibigay pa ako sa inyo. Huh? Hindi na sinabi dito eh. Pero actually, yan yung kamatayan ni Jesus. Tatlong araw, tatlong gabi rin siya sa ilalim ng lupa. Okay, yun yung sign nila. So, anong ma-aral natin doon? Anong halata ang aral doon? Kasi nga, napakalalim. Ang aral lang doon is, una, huwag ka mag-demand. Kung sino yung authority mo, humingi ka. Tatay, tingin pong ganyan. Nanay, tingin pong ganyan. Sir, no? Ganyan. Alam mo dapat kung nasaan ang lugar. Okay? Ayan. Tapos, yung sinasabi dito, yung pang-unawa, yung discernment, no? Yung sinabi ng Panginoon dito, kung malalaman mo yung isang bagay na komplikado, kaya mo rin malaman yung, again, yung sign of the time, itong panahon nila. So, yung kaya nabanggit ko kanina sa Genesis, yung kay Noah, dapat alam na nila yun eh. Na ang tindi na ng kasalanan, okay, ang Diyos ay mabuti. Ginawa tayo ng Diyos. Therefore, my... Na, itong mga to, di ba? Pag may ginawa itong masama, alam na nila eh. Anong ginawa niyo dito? Takot na. Wala pa nga, nagustuhan ko din eh. Kasi alam mo may masama kang ginawa. Pag may masama kang ginawa, siguradong may judgment. Dapat alam na nila yun. I believe, kahit sa time ni Noah, kalat yun, di ba? May libro nga ng Genesis eh. Alam nila yung nangyari kay Adam and Eve. Anong ginawa ni Adam and Eve? Nagkasala, pinarusahan sila. Tower Babel, pinarusahan sila. Okay, eh. Wala pala yung Tower of Babel, no? Sino pa yung bago si, ano? Marami na si, hindi, Noah nga yun eh. Ito yung mga tao ba, before them. Sinalamig, bagay, hindi sinabi na si Cain, di ba? Si Cain. Alam nila yun. Yung unang tao yun eh. Anong ginawa ni Cain? Nagsabihan ng maayos, mag-offering, hindi nag- pumatay pa ng tao. So, anong ginawa sa kanila? Pinausahan sila. So, dapat tayo ngayon, itong mga fallacy na to, pag ikaw gumagawa ng masama. Dapat alam mo na may katumbas na yan ang kapalusahan. At ang Diyos naman ay maawain, magsisi ka na, baguhin mo na, nagkamali ka, baguhin mo na. Dapat alam nyo yun. Pag pinagsasabihan kayo, okay? Nakinig lang. Oras ng ano, ay, makikinig lang pala ako. Diba, itong mga ito, medyo natututo na. Diba? Huwag kang mainit, hindi ko tinatanong. Okay? So, may kapalusahan. Alam mo yung kapalusahan? Ayan, tinatanong na kita. So may kapalusahan pag hindi nakikinig.
So itong mga to, yung mga ginagawa ni Jesus, ang ganda ng pinapakita, dapat naniwala na sila matagal na eh. Okay? Nakikita niyo ba yun? Malina ko pang nasabi. Itong mga to, dapat naniwala na sila, pero hindi sila naniwala, tapos nagdidemand pa sila. Hindi, hindi mo kasi ginawa yung gusto ko eh. Itali, ano ka ba? Ang Diyos mo papasunodin mo, ikaw susunod sa Diyos. Diba? Sino dapat sumusunod? Yung mga bata o yung magulang? Bata, pero yun nga, tinuturuan. Hindi naman gusto kayong panuwi ng magulang nyo. Kasi kung hindi nyo nakakuha, yung dapat yung gawin, yun, isa yun. Isa talaga, yung palo. Okay? Itong mga to, mga adult na to, hindi ito papaluin. Kaya pinapalam sila ng Panginoon, hoy! Wicked kayo, nag-demand kayo sa akin, natutulong. So, walang bibigay sa inyo, di ba? Itong mga to, minsan, ganun din ang pausa. Gusto mo lang laro, sabi ko, sige. Isang oras lang. Lalagpas. Aba, lumagpas. Tinatawag. Ayaw pa. Nako, sige, akin na yan. Ngayon, mag-iisip yung bakit yun si tatay. Diyan lang naman yung cellphone, ayaw pang follow ko sa akin. Kasi tinutuluan ka. Parang itong mga to. No? Lord, sign pa. Hindi, meron pa kayong sign. Okay na yun. Diba? So, hindi ikaw ang magdidemand sa Diyos. Ang Diyos ang magkasabi kung anong gusto niya ibigay sa'yo. So, yun ang malungkot na katotohanan, pero pag hindi mo naiintindihan na ang Diyos ay Diyos, ang Panginoon ay Panginoon, dapat mong sundin, humingal sa'yo, iwanan ka niya. He left them and departed. Okay, again, next time, may pagkakataon pa naman sila, pag-isipan muna nila, bakit yun nasagot ng Panginoon? Diba? Parang nasumit niya. Kasi nga, hindi kayo matuto. Minsan kailangan talaga yun, okay? Ayaw ko ba? Ayaw ba? Ah, sige, question. Sige, tanong na. So tama ba yun? Hindi ako sinagot? Iniwanan ako? Minsan ganun, di ba? Pinislipin? Minsan ganun, di ba? So ako lang, kung ako lang, gusto ko yung pausapin lagi. So minsan, hindi, kailangan mo, ikaw mismo mag-isip. Sinabi na, katulad dito, preaching. Pwede pala yun. Isang oras, alin pwede. Kasi pag ano eh, kasi pag iniwanan ko eh, ano ba, tatalikuran siya, pag iniwanan mo ko, tatalikuran siya, pag makulit. Eh dapat makinipi, ano kayong gustong ano? Pakita sa akin ng Panginoon. Dapat alak ano mo. Sundin mo yung gusto niya. Okay? Kasi hindi lagi siya kapasunodin mo. Kasi hindi yung magulang mo. Mahal na mahal ka niyan. Kasi hindi, kailangan mo matuto. Okay? At sa'yo lang yun. Ito lang talaga yung di-design mo. Gawin gagawa. Okay? Ano ba? Question. Medyo malalim yun eh. Pero nasabi ko rin dapat yung sabihin. Hindi ko alam kung nakuha niyo lahat. Eh, ba't din naman yung pakita lahat niya para maniwala tayo? Hindi nga kasi katalad yung laro na yan. Hindi, mahal mo ako. Pag mahal mo ako, bigay mo sa akin lahat. Alam mo ba yung makakabuti sa'yo? Pag binigay ko lahat dyan, hindi pala makakabuti sa'yo, anong gagawin? Hindi nakabuti sa'yo. Dapat maintindihan mo na ang Diyos ang nakakalang mong mabuti sa'yo, hindi ikaw. Okay? Hindi, gusto ko puro chocolate eh. Hindi naman makabuti sa'yo. So yan. Wala. Ah. Sige, next tayo. Wala talaga. Sige. So, kaya ang lakad dyan, ha? Panginoon, katulad ngayon, di ba? Nagkatanong tayo ngayon. Magtanong ka na. Pag wala sa timing, eh, huwag ka magtatanong. Laging may oras na tama. Magtanong, matulog, maglaro. Okay? Ha? Mag-aral. So, ngayon, time ng aral. Okay? Mahirap mag-aral pag sabay-sabay tayo nagsasalita. Okay? Ano, wala na talaga tanong?
yung si Jonas, again, yung sign dyan is yung si Jesus yung mamatay. Nabuhay siya mabuhay after 3 days and 3 nights. Dapat maniwala na lahat. Kasi hindi pa rin. Nakakakuha pa rin tayo ng dahilan minsan hindi maniwala. Wala na. Sige, move on tayo. Okay, ito medyo nakaka. Okay, so pero actually, tama ito ka doksong ko ng ating kwento. Okay. So, nangyari. Ang nangyari, after ng yun, natatapos ng scenario na yun, pag-uusap siya sa Pharisees and Sadducees, siyempre, balik sa sila. Ngayon, may nangyari, hindi sila nakapagdala ng tilapay. Okay? So, bakit? Sa lahat ng mga kalimutan, pagkain pa. Hindi ko alam, hindi ko alam. Ewan ko. Ano siguro eh, pagod na sila, malis na sila, okay? Or itong mga ito, talaga yung pag-alis nila, talagang hindi nila alam. Kasi nakukulitan siguro sila dito, malis na sila. Kalimutan nila. So, ano nangyari ngayon? Then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. So, ngayon, nag-lecture na naman ang Panginoon. So, madala siya. So, pag sila-sila na lang, ano, parang tayo, tayo-tayo, okay, nag-aaral tayo. So, minsan pag nasa labas tayo, okay, mga bata, kung minsan kailan nasa labas, nung magwawala. Siyempre, ang hirap ng tumuan doon. Kaya napansin nyo, di ba, ibang treatment sa inyo pag nasa labas kayo. Di ba yun dito, okay? So ngayon, ano sabi? Take heed, pag sinabing take heed, makinig kayo. Okay, or mag-ingat. Sasabihin ko, pag hindi nga sabihin ko, mag-ingat kayo. And beware, ano yung beware? Yun nga yung mag-ingat. Okay, pag beware, yung sabihin, mag-ingat. Saan ito mag-ingat? Of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. So ano yung leaven? Oh, tapos na tayo mag-ano, ha? Nasapel, ano yung leaven? Ayun yung yeast. Or kung ano mang leaven nga, yung papalsa. Of the Pharisees and the Sadducees. So, bakit may leaven yan? So, yun yung aralin natin. So, hindi pa siya natatapos, may nag-guy na ano na, sabi na, kasi ayaw mo matamay mo. Kasi nga, pag leaven, alam na agad nila yung bread yan, okay? Bread, actually, tsaka wine. Pero, marami ang bread, kadalasan, yung naisip natin. Kaya lagay yung leaven sa tinapay, pag niluto, para umansa. Okay? Ngayon, nakita ni Jesus, yun, pag ikaw nag-guy. Sisiguro ito mo ito, narinig niya. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why listen ye among yourself? Because ye have brought no bread. Ano sinasabi niyo? Bakit kayo nagtatalo? Bakit kayo bakit ang nasa isip niyo, nung nag-discuss ako about leaven, bakit ang isip niyo tinapay? In a way, yun talaga isipin mo kasi na hindi, sabi niya eh. Leaven of the Pharisees and the Sadducees eh. So, dapat na intindihan nyo na ibang klaseng leaven ito pinag-usapan natin. Okay? So, ito na, nag-lecture na siya ngayon. Do you not understand, neither remember? So, nakadalawang ganito tayo, di ba? Binilisan natin last week. Kasi nga, feeding of the 4,000 ba yun? Sabi na ako na, nalimutan ko ba yun? Yan, 5,000 yung una, tapos 4,000 last week. Okay? So, ano sinasabi niya dito, di ba? Ano nangyari nun? Ako, si Jesus, kung wala tayong tinapay, di ba, ang daming tao, napakain ko yung 5,000. Tapos later, yung 4,000. So, kung hindi nagtatalo-talo ng sa tinapay na physical, wala yan. Okay? Yung sinasabi niya doon. Yung physical na yan, napakadaling solusyonan yan. Yung pagtalonan yan. Hindi yan ang dapat nasa isip natin. Pag nag-aaral tayo ngayon, matulad nyo ngayon, nag-aaral tayo, di ba? So, ano yung isip nyo ngayon? Isip ko, ano yung isip nyo ngayon? Parang iba sa school.
school, ano lang, mababaw lang eh. Ba, hindi ka masyado mag-isip ng malalim. Kung may hindi ka alam, sabihin naman sa'yo, 1+1=2, baka pinapasunod ka nga lang sa school eh, di ba? Kaya minsan, di tayo talaga nakakondevelop ng, ano eh, thinking, yung critical thinking. Dito, mag-isip ka talaga. Okay, so, sabi nyo dito, do you not understand, I don't remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets he took up? Ilan? Kala nyo pa? 12. Neither the 7 loaves, the 4,000. Ilan yung basket? Ngayon, hindi na ako mag-aano sa mga numbers. Basta ma, basta konti yung bread, naging drum, okay. Nag-speculate pa eh. Basta yun, may konti ka, dumami, dahil kailangan at ang Panginoon nagpakami. Yun ang kwento doon. Ngayon, bakit hindi nyo naiintindihan itong bread that you should beware of the leaven of the Pharisees? Bakit hindi nyo naiintindihan? Kasi nga, minsan mayroon naiintindihan. So ano ba yun? Pero actually, naiintindihan nila yun. Pero I mean, I'm sure, in-elaborate pa ng Panginoon. Pero dito, kung pinag-aralan mo, leaven of the Pharisees ang pinag-uusapan natin. Kaya ngayon, naiintindihan na nila na anong dapat nilang pag-ingatan? Sabi sa 12, they understood that how they, that he bade them to, not to beware of the leaven of the bread, kasi bakit ka mag-iingat sa leaven of bread? Ano ba nangyari? Wala naman, kumain nga sila ng marami. So, pag-ingatan nila, sabi to, leaven of the Pharisees, so ano ba yung doctrine na yon? Okay? Again, yung, so, ano yung mga katuwa ng mga yan? Ngayon, mga Judaizer. Ang kalaban natin ngayon eh. So, Bible din sila, yung mga Kristiyano din daw. Pero, mabalik sa Old Testament, kailangan gawin mo parang ano, mga Passover, kailangan Hebrew salita mo, Shabbat Shalom. Ano yung sabihin nun? Yung greeting sa tayo pag Sunday, na Sabado. Shabbat Shalom. Peace. Okay. Nakikita sa Facebook na ganyan eh. So, mas sumusunod ka raw. Sa Diyos, pag gano'n ang salita mo, Yeshua daw. Kalokohan. Okay? So, yun ang mga leaven ng Pharisee. So, again, yung lagi natin kinukuhin sa batas, di ba? Yung, oh, huwag kang gagawin sa Sabat. Hanggang alam na nalang, nagpusa tayo dyan, di ba? So, tinuligsa sila ng Panginoon. Mali yan yung sasabi nyo. Pati huwag kang magkakarga, nagkasakit na yung nalaglag na sa bangin yung ano mo, huwag mong makunin. Diba? So, mali na sila. So, ano yung to kaya? Sige, bumigay tayo ng maraming sample. Alam sa tayo eh. Tapos ay parang group eh. Ano yan? Ito mga bata, para alam na nila, bata pa sila. Sa church! Hindi, wala sa church. Sa inyo na lang muna. Ano yung madalas payabangan ng mga bata? Sige na, huwag na kayo, masalita na kayo. Ano yung gusto mong pagmalaki minsan sa mga kapwa mo bata? Dami yan. Sige. So, salita ka na. Mayabang ka ba? Okay, tapos na, mayabang ka. Lahat ng bata mayabang. Pero hindi dapat, di ba? Ano yung pero nagmayabang, nagyayabangan kayo, di ba? Oh, mas mataba ako, mas mapayat ako, mas matangkad ako, mas maputi ako. Mas bagong sapatos. Bago yung ganito ko. Mas malakas ang boses ko. Kaya mo parang, Mas pogi. Ano na? Mas pogi, pinaka-pogi. Ano ba? Ano yung mga dalas, ano itong mga pagkalonan dyan? Malakas naman kasi ng pogi. So, malakasan kayo, di ba? So, huwag pag nag-aaral, di ba? So, payabangan, ano ba? Di ba? Kaya nga mayroong wala ka sa loob na po. Oh, may kwento pa ganun naman eh. Ayabangan eh. Oh, wala ka sa akin. Oh, kaya ko to. Yung mga bata sa labas, yung mga may matanda na, ano, oh, mas maganda yung girlfriend ko. Ano? Mas mataas ako sa ano. Ikatay lang ko, mas mataas. Diba? So, sinosobra nung pa kahit hindi naman totoo. Oh, dapat ako, ano, kasi graduate ako sa ganyan. So ito yung totoo, okay lang naman yun. Sige, syempre, mas marunong ka dapat, mas marunong ka. Pero sinasobwa ka pa. Okay, ganun ito ngayon. Kasi makayabang lang. Okay?
Yeah, yung sa asawa nga, may ayabangan yan. Mas maganda to. Kasi walang babae yan. Mas maganda talaga to. Kaya nga may mga Miss Universe contest, di ba? Nanonood ba kayo nun? Kasi siya, ano nga, nanonood nun eh. Ano ba yung kagulo nila doon? Maganda. Ayabangan lang yung mga bansa. Pinapatakbo lang yung utak mo na inuuto lang sila nun eh. Sugal. Oo, parang sugal yun. Ayabangan. Tapos binibit actually yung mga babae yun. Yung mga businessman. Binidisplay. Okay? So, ang ganda nyo eh. Mga babae, okay na yan. Lahat yan maganda. Amen? Amen. Ano yung mga lalaki, palakasan. Nakakita na ba kayo ng mga ano, palakihan? Yes. Tingnan si Joe, pag ganun. Diri-diri ako nun, yung classmate ko ng high school. Ano akong maggawin niya, dinisplay pa sa Facebook. Yung kala nila, ano? Kala nila na-impress yung tao doon, actually mukha silang ewan. Kaso mga yung mga tao, may napin yung paso. Nagtatawan. Johnny Bravo. Nagtatawan. Ano sabi mo sa mga sila, nagbubuhat ka ba ng ano? Nakakatulong ka ba? Buhat ka ng buhat dyan, ang laki. Okay, malaki. Kaya ba? Oh, mas malaki ka sa akin ng konti. Ano pakinabang mo dun? Okay, ito muna yan. So, nakikita niyo yung aking ano? Sige, punta na tayo sa intellectual naman. Ganun din. Yung mga intellectual, ganyan din yung mga ITs. Diba? Alam daw, kesyo, alam daw nila na million na million. Si, paano nyo nalaman yun? Hindi nila alam yun, nagyayabang lang sila. Sige, punta na tayo sa mga theologian naman. Okay? Paano nila mapapaano yung mga tao na bumili ng libro nila at yumaman sila? Siyempre, great swelling words. Ano nilasabi nila? Kahit pwede mong sabihin na ganito lang, nadagdagan pa, at wala na sa Bible, parang masarap lang pakinggan. Okay? Hanggang kanina yung pisina ni Anderson. Si nakakatawa din kasi si ano. Isa-isa niya talaga, binasa niya commentary. Talagang dinagdagan ng dinagdagan, okay na. Okay? Napansin niyo, hindi tayo gano'n, di ba? Si ano? Actually, si... Ang Arthur. Kaya siya hindi raw tumatakbo yung mga lalaki. Ano? Yes. Ang panahon dito, yun. Okay? So bakit nila ginagawa yung parang magpa-impress? Okay. Yung mga bata, hindi pa kayo masyadong ano dyan. Habang tumatanda ang tao, hindi na-control, hindi po ang salita ng Diyos, mahihabang yan. Bakit minsan na nagpapakitaan ng ano man yan? Hindi naman kailangan magandahan, ayamanan, garbuhan. Okay, no? Kinag-party kayo? Ilan kayo? Ah, mas marami kami. Ilan ang kotse mo? Dalawa lang. Mayabang tao. Mayabangan, okay? Wala namang pakinabang. So, ganun din ngayon sa religion. Sa religion. Mga religious leader, mayabangan din. So, especially sa religion, hindi mo dapat gawin yan kasi yun ang nga dapat iniiwasan mo. So, ano yan? Sa mga pastor, parami yan. Palaki yan ng church. Hindi naman nang gusto nagpala doon. Yung mga ganun. Dinaya. Dinaan sa bola. Dinaan sa... Kaibigan. Ay, ano pa? Ano pa yung... Yung nga, itong mga policy kasi, nagsulat ako ng libro. Gusto mo interpret ko yung ano, sinabi ni Moses na huwag kang gagawa ng work sa Sabbath day. Siyempre, may magkatanong, eh, gano'n nga ang work? E, paano, hindi na ako tatayo? Hindi, okay lang yung tumayo. Pero pag nagbuhat ka ng, okay lang yan. Pero nagbuhat ka ng ganito, hindi na. Ito okay, pero pag dalawa sila, ay masama na yan, kasalanan na yan. Yung mga ganun sila. So, hindi ka maglalakad.
Ah, okay lang yung maglakad ng mga ganitong layo, okay lang yun. Pero pag ganito kalayo, ay kasalanan na yan. Ganun yung... So, naging ano nga sila, legalistic at... nakatingin sila sa mga bagay na hindi na dapat tinatingnan. Okay? So, kaya sabi nyo, beware. Bakit beware? Ba't sila, ba't sinabi, patayin natin lahat ang policy. Ba't may gano'n? Kasi mali din naman yun. Okay? Iwasan na lang. Iwasan yung turo, okay? Yung maganda, kunin mo. Why not? Huh? So kaya tayo dito, hindi natin nga kalabanan yung ibang religion to the point na mukultahan natin sila, awain namin sila. Tayo rin, mapapagaling. Hindi, ganun. So may paraan. At ang paraan ng Diyos ay pinaka-davis na sa Bible. So natin, personal evangelism, one-on-one. Kung ayaw nila, wag. Ganun sila yung pinigil, pero yung mga may kinig, mapalad sila, why sila? Pag nakinig sila sa ganitong klase ng pangangaral. Kanyang pag-debate. Hindi. Pag may nakita magandang babae, magtapos nita. Alam mo na yun? Okay. So, anong dapat gawin? Ay, kaso nga, kailangan mo rin isa. Pakipasigat sa boss. Yung mga eh. Sa teacher mo, kailangan. Pagpapakita mo, marunong ka. O, paano yun? Mag-recite tayo dyan, mag-recite. Kasi, mga mayabang. So, what, how do we draw the line? Where do we draw the line? Yan yung pinag-aaralan natin. Okay? Ano yung sinabi ng Diyos? Yun, yun. Okay? Huwag mong sobrahan. Okay? Okay, yung living, yung masama yung ano eh, tinapay. Pero kaya nung nag-inalala natin ng Panginoon, walang libadura, ayaw sabihin na yung pinaka-importante lang dapat din ang ating bukod sa, syempre, yung instruction ng Panginoon. May simple lang. Kailangan lang natin. Okay, yun muna. May question pa kayo? Dalawa tayo malaki eh. Libadura. Actually, isa sa mga talagang pinag-isip. Ano ba ito? Noong nakala ko, unong napaka-misteryoso mga ganyan. Hindi, sinabi na pala dito, yun na yun. Doktrina ng masama. Okay? Kung ano yung doktrina ng tao, alamin mo kung ano yung tao lang. Kung sa Diyos, sa Diyos. Okay? Pag sinobrahan na nila, mali na yun. May kulang, mali na. Pero madalas ang tao talaga, sobra eh. Ito kasi tayo eh. Pag nasobra ng aral, masama din. Mm-hmm. So, pasigat. Pag sumagot ka sa teacher, pasigat ba yun? Depende. Diba, ang tinatanong sa'yo, isang salita lang, eh, nagkwento ka na. Alam mo ano, nag-English ka, para makita na magaling ka na mag-English. Okay? Sumagot siya na, marami rin ganyan, di ba? Tinanong lang minsan eh, ano yun, sa Bible study. Ito lang yung tinanong eh, okay na yun. Hindi, may gusto pa akong ano eh, palabasin ko, spiritual ako eh. Diba? Alamin niyo yung exactong lugar kung saan ka dapat magsalita, kung kailan ka dapat umigil. Okay? Ano yung paglilingkod na tama, exacto. Para, hindi tayo parang maging parang sinsidesis na akala nila sa ginagawa nila yung kalooban ng Diyos, boom, hindi na pala. Lagpas na. Mali na pala sila. Kasi kung ginagawa lang nila yung katuwiran ng Diyos, dapat nakita nila si Jesus. Dapat pala ikaw ang Panginoon din natin. Dapat nakita nila yung kasi hindi nila nakita. Kaya, yun ang gagawin natin. Amen? Amen. Amen ba? Sige. So, isa sa mga pag-humble na dyan, pag-attend, salamat, umatid kayo. Ganda, kaya na pa natin yung... Yeah, kasi, di ba, hindi minsan may alam ko yun, minsan may hirap dyan. Umupo, makinig, isang oras. Ba't hindi ako nalang ano, 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 pala magkwento sa iyo niya. Parang sa leading. Sa leading. Sa leading. Sa leading. Sa leading. Sa
dapat anong ginagawa ng bata? Makinig lagi na Italian para makuto, okay? Humble ka, bata ka pa eh. Wala ka pa masyadong alam. Tanggapin mo yun para mas marami ka pang malaman. Pero nang taong batang mabait, tayo pinipapala ng Diyos. Dahil pang-humble ka, nakinig ka. Okay. Okay, siya ba? Nana po. Okay, so yung mga napag-usapan natin ganito ha, mga bata, mga hindi bata. So i-ano niya yan, i-reflect niyo sa buhay niyo. So, isang mga samay na gano'n dito, pero pag-uwi niyo, ano siya sabi? Yung mag-isipan niyo, malaki niyo na niya, pakinabang niyo dyan. Yung mga prinsipyo niya, mga gamit niya, hanggang pamanda. Okay? Yes, pray, Lord, maraming salamat sa gabi ko, Lord, na nandito ko yung inig. Kung sa gita, Panginoon, pray na ito yung kalahin na lagi sa mata para na ito ko yung tuto. Gamit na ito, maaling ka namin ang mga salita ni Lord. Kasi yung sabi, ay kami na mga pag-aaral na pagpapala pa ng lahat ng Lord. So, ang buhay, Lord, everyday tayo pa. Thank you.